Ano ang malungkot na pangyayari sa kantang Tears in Heaven na kinanta ni Eric Clapton na singer din ng kantang Wonderful Tonight? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, kap, intro muna tayo. Tears in Heaven by Eric Clapton. Ang kantang ito ay nanalo ng 3 Grammy Awards, naging Song of the Year at Record of the Year. Ang inspirasyon ni Eric Clapton sa kanta niyang Tears in Heaven ay ang anak niyang si Connor na namatay noong March 20, 1991. Noong 1985, si Eric Clapton ay nakilala ang model na si Lori Del Santo. Pagkalipas ng isang taon ng kanilang pagsasama, isinilang ang anak niyang si Connor noong August 21, 1986. Ito ay ang panahon na si Eric Clapton ay malakas uminom ng alak. Kumbaga sa ating mga Pinoy ay lasinggero. Pero ang pagnanais niyang mapalapit sa kanyang anak na si Connor ay napatino siya. Sa paglipas ng mga taon, naging madalas na nga ang kanilang pagbabanding na mag-ama at naging malapit na sa isa't isa. Subalit isang araw, si Eric ay susunduin sana si Connor para sila ay kumain ng tanghalian. Bigla siyang nakareceive ng tawag sa asawa niyang si Lori. Habang ito ay sigaw ng sigaw at sinabing, patay na si Connor, nahulog siya sa bintana. Si Connor nga ay nahulog sa 53rd floor apartment sa New York noong 1991. Ayon sa mga pulis, ito ay bintana na 6 foot wide na wala man lang railing guard at naiwan ng naglilinis ng nakabukas. Ito nga ay nagresulta ng pagkasawi ni Connor. Siya ay bumagsak sa katabi nitong 4-story building. Ang isang masaya sana nilang araw ay naging isang trahedyang halos hindi makayanang dalhin ni Eric Clapton. Siya ay pumunta sa funeral home para magsabi ng goodbyes at apology kung bakit siya wala lagi sa tabi ng kanyang anak. Ginawan pa siya nito ng sulat na nagsasabing, "I love you, I want to see you again, a kiss love, Connor Clapton." Dahil rin sa sulat na ito, pinangako niya sa sarili niya na hindi na siya muling babalik sa labis na pag-iinom ng alak at mga makakasama sa kanya. Pagkatapos nga ng libing ni Connor, si Eric ay nangupahan ng bahay sa Antigua ng ilang taon na malayo sa mga tao. Dala ang kanyang gitara. Ang ginawa niya lang doon ay gumawa ng kanta at paulit-ulit niya itong binago ng binago. Hanggang sa masatisfied siya sa pagkakagawa niya sa Tears in Heaven. Ito ay inalay niya sa kanyang anak. At doon nga niya na-compose ang kantang Tears in Heaven. Lumipas ang mga taon at siya ay nag-perform sa mga concerts. At ito ang kanyang naging one of the best song sa kanyang karir. At ayan nga, Kap, ang malungkot na pangyayari sa kantang Tears in Heaven. Salamat, Kap!